So, bago ko ito simulan, nais kong ipakita sa inyo ang amin na simulan, Lash Bar. Digital arts. Ting! Ito nga po pala ang halimbawa ng digital arts. Ayon sa aking pananaliksik, ito ang definisyon ng digital arts. Ayon sa aking pagkakaintindi, ang digital arts ay ginagamitan ng mga iba't ibang teknolohiya kagaya ng cellphones, tablets, and stylus. Ginagamitan ito upang magkaroon ng modernong artwork. Ang digital arts ay may apat na uri: digital painting, digital photography, fractals, and darkroom. Ating iisa-isahin ang apat na uri ng digital arts. Una ay digital painting. Ito ang mga halimbawa ng digital painting. Sa ating pananaliksik, ito ang definisyon ng digital painting. Sa aking pagkakaintindi sa digital painting, ito ay pinausbong na tradisyonal na pagpipinta na ginagamit ng iba't ibang crayola kagaya ng oil pastel at crayons at iba pa. Sa ngayon, ginagamit na ito ng digital tools kagaya ng stylus, a graphic tablet, and software. Mapunta naman tayo sa digital photography. Ano nga ba ang digital photography? Meron akong halimbawa dito na para mamaganda ang iyong pagkuha ng litrato sa iyong mga kaibigan o kapamilya. Ipapakita ko sa inyo ang 5 tips para mapaganda ang pagkuha ninyo sa inyong kapamilya dito. Una, look your subject in the eyes. Gaya nito. Pangalawa, use a plain background, like this. Pangatlo, move and close, like that. Pangapat, watch the light, like this. Panglima, be a director of your picture, like this. Mapunta naman tayo sa pangatlong uri ng digital arts.
ang dark hood or madiling katawan. Ito ang definisyon ng dark hood. Ayon sa aming pagkakaintindi sa dark hood, dito ginagawa o pinoproseso ang pagdidevelop ng isang litrato kagaya ng photographer's field. Dito nila tinitingnan kung ano ba ang mga pagkakamali or sensitive lights na nakukuha sa isang litrato upang ma-develop ng maayos. Mapunta naman tayo sa pang-apat na uri ng digital arts. Highs, salamat, pag-angos na din. Ang fractals. Ito ang definisyon ng fractals. Ito ang mga iba't ibang halimbawa ng fractals. Like this. So kung mapapansin nyo sa mga halimbawa na ibigay ko, ang fractals ay ginagamitan ng isang mathematical calculation upang makagawa ulit ng panibagong obra. Dito na nagtatapos ang ating pagtatalakay sa digital arts. Sana nagustuhan nyo ang aking mga detalyeng ibinigay sa inyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. So ipapakita ko sa